Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalawa sa buwan ng Hunyo taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng mga balita. Mga estudyante, balik eskwela na. Anim na barangay sa bayan ng Bansud, idineklarang drug cleared. Mayor Angel Saulong, tututukan ang pagpapataas ng kita ng bayan ng Bansud. Sa detalye ng ating mga balita, sa kauna-unahang pagkakataon, nagdeklara ng drug-cleared barangays ang bayan ng Bansud matapos ang pagsisimula ng drug-clearing operation. Anim na barangay ang idineklarang drug-cleared, ikalawa ng buwang kasalukuyan. Ang mga nasabing barangay ay kinabibilangan ng Alcadesma, Malo, Manihala, Pagasa, Property Gisan at Rosacara. Pinangunahan ng seremonya ng deklarasyon ng Bansud Municipal Police Station sa pamumuno ni OIC Police Chief Inspector Nonato Banania Jr. at dinaluhani na Police Senior Superintendent Christopher Biru, Ormin PPO Provincial Director, Bansud Municipal Mayor Angel Saulong, Engineer Alfredo Lupig na kinatawan ni PIDEA Mimaropa Regional Director Attorney Jacqueline De Guzman at Bansud MLGOO Ramon Kayanan. Ayon kay Chief Inspector Banania, malaking hamon sa kanya bilang bagong OIC ng nasabing istasyon ang drug clearing at makahabol sa deklarasyon. May 13 barangay ang Bansud at gaya ng ibang bayan, target nilang madeklarang drug cleared ang buong Bansud. Isiguro namin na binibigyan namin ng tamang edukasyon at saka suporta yung ating mga ang ating badak, especially yung barangay anti-drug abuse council natin. Pinapalakas po natin yan at ng ating mga barangay tanods tsaka yung BPATS natin para ma-maintain at ma-monitor talaga yung estado ng drug cleared barangay. At siyempre bilang ito nga yung house revisitation natin na ginagawa, regular po natin gagawin yan para masiguro natin na tuloy-tuloy talaga yung kanilang pagbabago at siyempre yung estado nilang drug cleared barangay na talaga. This coming July, meron ulit kaming pinaprocess na 4 na barangay para ma-i-declare ang drug cleared. So, doon sa timeline namin, we are hoping that the whole municipality of Bansud will be declared drug cleared municipality this third quarter ng taon na ito. Samantala, nasa 1,375 anya ang surrendery sa kanilang bayan. Walang high-value target sa listahan, ngunit may mga newly identified drug personalities. Bagi naman ng isang buong araw na aktibidad ang serbisyo sa mga surrendery sa tulong ng DOH at Regional Health Service ng PRO Mimaropa. Maliban sa serbisyong medikal, sumailalim rin sila sa counseling ng iba't ibang religious leaders. Samantala, sa kanyang mensahe, pinaalala ni Mayor Saulong sa kanyang mga kababayan ang paninindigan nito laban sa droga. Anya, wala siyang kababayang kukonsintihin sa oras na masangkot sa pinagbabawal na gamot. Tiniyak rin niya ang pagpaprioridad sa mga surrenderies sa trabaho sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kahit nung ako'y hindi pa alokay PA pa lang, at hanggang sa ngayon, talagang lahat, alam mo ba sa totoo minsan, yung alam mo yung naaawa ka, ang daming anak, tapos malaking pamilya, talagang dahil mo, pero talagang tinidigas ang kandibdib ko. Kaya sabi ko, wala na akong sinabi ko sa inyo, pag drugs, hindi kayo makakaasa sa akin. Kaya on the record yan, wala akong tinulungan hanggang sa ngayon. At very clear ang instruction ko pag pumupunta itong PIDEA, lahat ng sa military, about dyan sa drugs. Sabi ko ganyan, basta huwag kayong magpaalam sa akin, sagasaan nyo ang dapat nyo sagasaan sa bayan ng Bansud. At saka tayo mag-usap pagkatapos ng operation nyo. Sa uli na nung pat, lumagda sa Pledge of Commitment ang mga barangay officials at mga panahuihin kasunod ang instalasyon ng drug-cleared tarpaulin sa isang barangay. Ayon kay Orming PPO Provincial Director Senior Superintendent Miru, ito anya bunga ng pagod ng lahat at katuparan ng hangarin ng administrasyon ng Pangulong Duterte sa kampanya nito laban sa iligal na droga. Hamon niya ang pagpapanatili na drug-cleared status ng mga nasabing barangay. Bunga ng pagod ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, private sectors, religious group. Ito na yung nagdeklara tayo ng drug-cleared barangays. Mahabang proseso pag sinabing
clearing of barangays. At ito na, ito na yung hangat ng presidente, ito yung hangat ng pamahalaan na magkaroon ng drug-cleared barangays. Ang hamon sa bawat mamamayan, bawat ahensya ng gobyerno, Philippine National Police, ang PDEA, ay bantayan, lalong-lalo ni Barangay Anti-Drug Abuse Council, bantayan para wala nang pumasok ng mga drug personalities dito sa mga iba't ibang barangay na ito at tuluyan na maging ehemplo sa ibang barangay. Samantala, matagal nang ginagamit ng Bansud Municipal Police Station ang lumang istasyon na nasa municipal complex. Wala sa standard at baka sa istruktura ang tagal na nito. Kaya naman pinagkalooban ng bagong gusali ang naturang istasyon. Moderno, maluwag at nasa standard ang disenyo. Ito ang nakatakdang lipatan ng kapulisan ng nasabing bayan. At ayon kay Chief Inspector Banania, magandang pasalubong-an niya ito sa kanya bilang bagong OIC. Magandang balita po sa amin ito. At syempre, bilang bagong talagang officer in charge ng Bansud, napakagandang pasalubong para sa akin ito na magkakaroon na kami ng bagong police station, na isang model police station. So, magiging magandang working station para sa aking mga personnel na makakapag-gawa ng mas magandang serbisyo sa mga constituents ng Bansud, Municipality of Bansud. Dahil sa bagong istasyon, asahan anyang mas magiging komportable ang mga mamamayang magtutungo dito at mas paiigihin pa anya nila ang pagbibigay serbisyo sa mga ito. Having this new police station will mean na yung comfort tsaka yung ambience na may bibigay nung sa ating mga kliyente, kasi our old station is kita nyo naman na hindi talaga siya well ventilated, hindi maganda yung hindi siya air conditioned. So this new building na bagong modelo ay mas magiging komportable ang pagtanggap namin ng mga kliyente pag na-turnover na sa amin ang building na ito. Sa ngayon, bilang bahagi pa ng istasyon ang isinasaayos. Wala pa rin maayos na daan patungo dito at dahil bago, pinaghahandaan na rin ng Bansud Municipal Police Station ang kanilang paglipat matapos itong may turnover sa kanila. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Unang termino ni Mayor Angel Solong bilang punong bayan ng Bansud at positibo ang alkalde na hindi na mapipigilan ang pag-unlad ng nasabing bayan dahil sa estratehikong posisyon nito. Sabi ko nga hindi na mapipigilan ang pag-unlad ng Bansud kasi ang advantage ng Bansud, di ba? Strategic yung location namin, nasa sentro kami. Sabi ko nga sa kanila, if you're going to Marinduque, 15 minutes ride ka lang, pinamalayan ka na, sakay ka ng bangka, ng barko. If you're going to Romblon, 30 minutes lang, nasa Proas ka na, sakay ka. Misa nga, meron din kami dito once a month. Pagpapunta ka naman ng Palawan, ngayon open ang Bulalaco Coron. Maya-maya, Puerto Princesa na yun. Tapos ngayon, si Kong Aryo may proposed road. Crossroad dito, sa Blayan Bansud Road. Okay, yun ang ano namin. Ganun paman, upang magtuloy-tuloyan ang pag-unlad ng kanilang munisipalidad, kailangan tutukan ang ekonomiya ng Bansud.
Sa kanya anyang pag-upo, nakitaan niyang mahigit 5 milyong piso lamang umano ang kinikita ng kanilang bayan sa isang taon. Kaya naman pursigido siyang palakasin ng kanilang revenue code at tax collection efficiency. When I assume as a new LCO of Bansum, I found out na kami ay 95.5% dependent sa IRA. We just have parang 5 million plus local income. Kaya sabi ko, atika muna, kailangan we have to do something. Sabi ko, inalis ko sa number one, siguro ang pwede, outdated na yung aming, yung municipal, itong revenue code. Tapos number two, yung efficiency ng tax collection namin. So yun, binu-workout ko yun. Sabi ko nga, kailangan mapagtulong-tulungan natin mapataas ang local income natin. Kasi kung ganun lang kalaki ang local income natin, yung progress ng Bansud ay hindi magiging ganun kabilis. Diba? Tapos sabi ko, would you imagine ang pinamalaya nasa 50 million daw ang local income nila? Mm-hmm. Ay ganun, ibig sabihin, times 10 ang economy ng Bansud para sila makapantay. Hindi naman siguro ganun ha. Kaya sabi ko, merong may mali sa atin na kailangan yun ang ano yun. 95.5% na IRA-dependent ang Bansud, kung saan nasa mayigit 130 milyong piso ang internal revenue allotment ng naturang bayan. Kung sakaling matuloy-an niya ang federalismo, malaking hamon ito sa kanilang bayan dahil sa liit ng local income nito. Sa uli ayon kay Mayor Saulong, naniniwala pa rin anya siyang magtutuloy-tuloy ang pagsulong ng Bansud. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Balik eskwela na nga ang libo-libong mga mag-aaral sa buong bansa. Sa lungsod ng Calapan, dagsa sa mga paaralan ang mga mag-aaral na sabik ng mag-aaral. Sa Oriental Mindoro National High School na isa sa paaralang may pinakamalaking bilang ng mga estudyante, binuksan ang balik eskwela sa orientasyon ng mga bagong estudyante. Sa kabila nito, kapansin-pansiran na rin naman ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa tapat ng mga pampublikong paaralan sa lungsod at sa kabaan ng JP Rizal Street. Naay naman sa ilang mga pasahero, inaasahan na nila ang ganitong trapiko lalong-lalo na ngayong pasukan. Samantala, kabaliktaran naman ng masikip na trapiko sa sentro ng lungsod ang maginhawang pagpasok ng mga estudyante sa kanilang first day of school sa mga paaralang malayo sa kabayanan tulad ng Parang National High School. Ayon sa principal na si Sir Dan Luterio, maswerte ang kanilang eskwelahan na naisaayos ng lahat ng mga classrooms bago magsimula ang klase. So far po sa ngayon ay maaari na pong pagklasihan dahil ito po ay naayos na sa tulong ng ating mga stakeholder. Unang-una po gusto ko pong magpasalamat kay sa butihin nating Mayor Arnan P. Panaligan dahil kaagad-agad po siyang nagbigay ng tulong o ng ayuda para mapaayos yung bubong ng two-story. Ito naman pong aming hall ay yung Adonias Church. Pinabubungan po nila na salamat lang po na ang pag-aaral na ibigay namin. Yung pong Libisti building doon ay
sa tulong po ng mga stakeholders. Una po ay ang City Savings at saka yung pong samahan ng mag-aaral na Mindoreño. Sila po ang gumawa ng paraan, nagkaroon po kami ng mga panran para lang makaligo ng pera na ibinili po ng mga materyales. Kaya sa kanila po ay taas puso po akong nagpapasalamat, pati na po ang pamunuan ng Parang National High School. Sa uli, bayong ingat naman ang paalala sa mga estudyante sa pagpasok. Mas maganda kung may mga magulang na susundo at maghahatid sa mga nasa grade school upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa pagpasok at pag-uwi. Samantala, tumatanggap pa rin naman ang mga paaralan ng late enrollees. Sa kaugnay na balita, sa pagsisimula ng klase sa bansa, hindi naman maiiwasan na may mga ilang problema ang pagdadaanan ng ilang mga paaralan, guro at mga estudyante. Sa Parang National High School, maayos nang naidaos ang first day of classes. Hindi naman maiiwasan na magkaroon pa rin ng ilang problema sa mga orientasyon ng mga bata kung saan classroom sila naka-assign. Ayon kay Teacher Jeneline Marasigan, dahil hindi dumaan sa orientasyon ng mga bata, bagyang magulo ang room assignment ng mga ito. Unang araw natin, wala tayong orientation. Dahil ang gusto nila talaga diretso yung turo na hindi orient yung iba, ng, lalo na yung mga transferee o kaya yung mga bagong estudyante. Nahirapan kami at hindi pa nakalista yung mga names nila. Yung iba kasi ngayon lang pumasok. Sa halip na natuturo na kami ng first hour, hinahanap pa namin kung saan sila pwedeng dalihin. So yun lang naging problem namin ngayon. Kanina, dahil sa mga nagdaang paon, di ba, bagyo, ganyan, marami nasira, hindi naman na-replace. So, kung konting-konti na lang ang aming books na yung mga bibigay. Books pwede ko rin binibigay, pinapahiram lang sa mga estudyante. Pinapahiram lang yan sa estudyante. Tapos at the end of the school year, nabalik nila yun. Ay, yung iba, hindi nakakapagbalik kasi nga, misa nasira na sa bahay nila, dahil doon nabasa, yung mga ganyan. Dagdag pa niya, kahit wala ang pangalan ng bata sa listahan ng room assignment ng bawat estudyante, kanilaan niyang tinatanggap ang mga bata dito. Maliban dito, may ilang problema pa rin niya ang kanilang paaralan sapagkat ang iba sa kanilang mga libro ay nabasa dahil sa bagyo. Bagamat may mga kaunting problema kinakaharap ang Parang National High School, inaasahan naman nilang maayos rin ito at nagpapasalamat pa rin sila sa mapayapang first day of classes sa kanilang paaralan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Kaugnay pa rin ang balik-eskwela sa Bayan ng Bako. Sa unang araw ng pasukan, makikita sa bawat mag-aral sa elementarya ang kasabikan na pumasok sa eskwela. Nakabantay ang mga magulang hanggang sa maihatid ang mga ito sa silid-aralan. Pagtungto ng alas 7 ng umaga, maliksing pumila mga bata para sa flag ceremony. Dahil sa unang araw pa lamang, nagkaroon ng pagpapakilala ang lahat ng mga guro sa mga mag-aral, gayon rin ng pagpapakilala ng mga bagong lipat na estudyante o transferees. Ipinaliwanag rin ang mas maigpit na pagbabantay sa pagkain kung saan hindi na maaari ang mga sangkap na food color sa mga palamig at kinakailangan na rin may daladalang sari-sariling baso mga bata
upang hindi na gumamit pa ng plastic. Sabi nito, R. Villar Memorial School sa Poblacion Baco, tumaas ang bilang ng mag-aaral na ngayon ay may bilang na 672 at patuloy na madaragdagan dahil sa pagdating pa ng mga mag-aaral na umahabol sa enrollment. Ayon sa datos ng paaralan, mas tumaas ang bilang ng mga mag-aaral mula sa grade 1 at grade 6. Karamihan rin sa mga transfers ay mula sa mga private school. Samantala, hindi pa rin maiwasan sa mga mag-aaral ang makaramdam ng takot, lalo na mga first time na papasok sa eskwela. Karaniwan na anilang ganitong senaryo kung saan ayaw magpaiwan ng mga bata sa kanilang mga magulang. Kaya naman mahabang pasensya ang kinakailangan at sa mga susunod na araw, makakapag-adjust na rin ang mga ito. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iikayat ng mga guro sa mga magulang na may anak na special child na ipasok ang mga ito sa SPED, kung saan maaari nilang i-enroll ang bata sa kahit anong buwan ng school year. Samantala, sa Baco National High School naman, tumaas ang bilang ng mga estudyante higit ang mga nasa grade 7. Ngunit sa dami ng mga ito at sa kakulangan ng silid-aralan, tila siksika ng mga estudyante sa bawat classroom, kung saan pinagkakasya ang may 50 hanggang 60 mag-aaral. Sa unang araw ng pasukan, marami pa rin ang mga humahabol upang makapag-enroll. At karamihan sa mga ito ay mga estudyante ang huminto at muling magbabalik sa pag-aaral. Naging malaking tulong na rin dito ang programang Oplan Balik Eskwela, kung saan bagong pasukan ay pinuntahan ng bawat guro ang kanilang mga estudyante upang hikayatin na muling pumasok. Kung noong nakaraang taon, mayroong 1,558 na bilang ng mga estudyante sa Baco National High School mula grade 7 hanggang grade 11. Ngayon naman ay umakyat ito sa 1,854 dahil sa pagbubukas na rin ng grade 12. Samantala, bilang pagkilala na rin sa mga ASEAN countries, tuwing unang araw ng Lunes kada buwan ay kinakailangan na ang pagsusuot ng mga guro ng ASEAN dress or outfit. Para naman sa Brigada Eskwela, maaari pa rin tumulong ang mga magulang na hindi naka-attend noon sa kanikanilang schedule ng paglilinis. At sa unang araw ng pasukan, nakiisa rin ang mga kapulisan sa pagbabantay ng seguridad higit sa mga kalsada malapit sa paaralan. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalat ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 04328-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.